po sa inyong lahat. Okay, batiin po natin bawat isa. Annyeonghaseyo. Sa kabila ng maraming nangyayari, pagsubok sa ating buhay, buhay pa tayo. So ito yung malaking blessing ng Diyos, tapos pagkakataon ito na ibinibigay ng Diyos sa atin itong panibagong araw. So bago po tayo magsimula, manalangin po tayo sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataon na itong fellowship na kasama po yung mga kapatiran dito po sa Tanawan Church. Salamat po Panginoon sa inyong pagbibigay ng kalakasan at karunungan at lahat ng mga kailangan po namin sa buhay. Sa araw na ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang matutunan po namin ang inyong dakilang kalooban, upang makilala po namin kayo Panginoon kung sino ang Diyos, kung ano ang dakilang kalooban mo at layunin mo sa aming buhay, kung ano ang dapat naming pag-isipan, kung ano ang dapat naming gawin, sundin sa aming buhay. Sa umagang ito Panginoon, samahan niyo po kami at turuan niyo po kami ng inyong maluwalhating kalooban. At bigyan niyo po kami ng pusong masunurin upang magamit po kami ng Panginoon para sa inyong kalooban. Nagtitiwala at umasa po kami sa inyo lamang. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Unang Kronika chapter 10. So, Unang Kronika chapter 10 verse 13. Unang Kronika chapter 10 verse 13 and 14. Dalawang talata po ay babasahin ko po para sa inyo. Unang Kronika chapter 10 verse 13 and 14. Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang kataksilan. Naging taksil siya sa Panginoon sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Bukod dito ay sumangguni siya sa tumatawag ng Espiritu ng Patay at humingi ng patnubay at hindi humingi ng pagpanubay sa Panginoon. Kaya siya ay kanyang pinatay at inilipat ang kaharian kay David na anak ni Jesse. So, ngayon po, pag-aralan po natin tungkol kay Saul saka si David. Kung kamusta po yung buhay ni Saul, kung kamusta po ang buhay ni David. So, dito po sa
para ma para may idea po kayo sa bansang Israel, di ba? Sa bansang Israel. So si Abraham, po ay pinaka pinaka ninuno ng bansang Israel, si Abraham. Sino po yung anak ni Abraham? So Isaac, okay? Tapos sino po yung kasunod ni Isaac? Jacob, di ba? Jacob. So yung pangalan po ni Jacob ay naging ano po? Israel, okay? Yung pangalan po ni Jacob ay naging Israel. Kaya tuloy-tuloy yung pinaka yung unang hari sa Israel, yung si Saul, okay? Saul. So yung ito po yung pinakaunang hari. Sino po yung propeta na bago si Saul? Si Samuel. Si Samuel ay pinakahuling hukom. Kasi di ba may 12 hukom? Kaya pinakahuling hukom po ay si Samuel. Pero alam natin kung bakit itinayo ng Diyos si Saul bilang hari. Kaya hanggang kay Saul, wala pong hari dito. Si Saul po yung pinakauna. Tapos, sino po yung kasunod? Si David. Si David. Ito po yung pangalawa. Tapos, yung pangatlo po ay si Solomon. Ito yung pangatlo. Kaya sana po ito yung tatlong hari po ay isaulo po ninyo. Si Saul ay unang hari. Pangalawa, si David. Pangatlo ay si Solomon. Sino po yung tatay ni David? Saul? Hindi po. Sino daw yung tatay ni David? Jesse. Okay, Jesse. Okay. Meron po kaming Pastor Jesse sa Malolos, Pastor Jesse. Si David po ay galing po sa yung Jesse, yung tatay niya Jesse, okay? So ibig sabihin si Saul po kahit pinakaunang hari siya si Saul, pero hindi po siya ayon sa pangako ng Diyos. Parang tao po ang gumawa ng hari para sa kanilang sarili. Si Saul po, yung hari po siya, pero galing po siya sa mga paghingi ng tao. Okay? Kaya si David po ay pinakasimula. Pinakasimula ayon po sa kalooban ng Diyos. Si David po ay pinakaunang hari ayon po sa kalooban ng Diyos. Ulitin po, si Saul po ay ayon sa kalooban ng tao. Si Saul ayon sa kalooban ng tao. Pero si David po ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin yung buhay ni Saul, so magkaiba po yung buhay ng itong dalawa. Yung buhay ni Saul sa kabuhay ni David, magkaiba po, malayo. Kaya paano po namatay si Saul? So, napaka-miserable. Nagpakamatay si Saul. Nag-suicide si Saul. Nagpakamatay. Dahil, hindi po siya dumaan sa tamang training. So, ginawa po siyang hari. Sa una, maganda, pero sa dulo, pangit, wakas. Yun po yung buhay ni Saul. So ilagay po dito yung tally, so yung bookmarking. Balik po tayo dito mamaya. Tingnan po natin kung paano namatay si Saul, okay?
Unang Samuel chapter 31. Unang Samuel chapter 31. Chapter 31 verse 4. So ganito po yung kamatayan ni Saul. Chapter 31. Nang makagayoy sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, bunutin mo ang inyong tabag at saksakin mo ako ninyo. Saksakin mo ako niyon. Baka dumating ang mga hindi tuling ito ay ako ay sasakin at ako ay kanilang paglaruan. Unit tumanggi ang kanyang tagadala ng sandata sapagkat siya ay takot na takot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabag at ibinual ang sarili doon. So, anong ibig sabihin? Nagpakamatay. Nag-suicide. Kinuha po niya yung kanyang sariling tabag tapos ibinual yung sarili doon. Okay? Parang ganito yung mga tabak tapos ibinual yung sarili doon. So, ganito po yung katapusan ng buhay ni Saul. So, sa buong buhay po ni Saul, natakot po siya sa mga tao, natakot. Okay? Unang Samuel chapter 16, Unang Samuel chapter 16. Unang Samuel chapter 16 verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iyakan si Saul? Itinakwil ko na siya sa pagiging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang inyong sungay at humayo ka. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako ay naglaan para sa aking sarili ng isang hari mula sa kanyang mga anak na lalaki. So ano po yung sabi ng Panginoon dito? So, Itinakwil ko na siya. Itinakwil ko na si Saul. Dahil si Haring Saul po, okay, sa unang banda maganda po siya sa harap ng Diyos. Humble. Kaya ginawa siyang hari ng Diyos. Pero ito po yung isang nakakalungkot na salita. Anong nakakalungkot? Sabi ng Panginoon, sabi niya, itinakwil ko na siya. Okay? Itinakwil ko na siya. Pag ganito po yung sinabi ng Diyos, sinasabi ng Diyos sa ating sarili, so yun talaga yung isang pinaka nakakalungkot na bagay. So, itinakwil kita. Maraming pagkakataon ibinigay ng Diyos kay Saul. Maraming pagkakataon. Again. Pero hanggang wakas, hindi po siya sumunod sa salita ng Diyos. Okay. Itinakwil po niya ang salita ng Panginoon, kaya dito, siya mismo itinakwil ng Diyos. Yun po yung nangyari. Yun po yung ginagawa ng Diyos. Chapter 15, verse 17. As sinabi ni Samuel, bagamat
Bagaman ikaw ay maliliis sa inyong sariling paningin, hindi ba ikaw ginawang pinuno ng mga lipi ng Israel at hinirang ka ng Panginoon upang maging hari sa Israel? Verse 19, bakit hindi mo sinunod ang tinik ng Panginoon kundi ikaw ay dumaluhong sa samsam at ginawa mo ang masama sa paningin ng Panginoon? Verse 23, sapagkat ang paghihimaksik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga diyos-diyosan, sapagkat, basahin po natin ito, 3:1, itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. So bakit itinakwil ng Diyos si Saul? Dahil itinakwil ni Saul ang salita ng Diyos. Itinakwil ni Saul ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? So, hindi po siya sumunod sa salita ng Diyos. Hindi po siya sumunod sa salita ng Diyos, kaya sa wakas, siya mismo itinakwil ng Diyos. Kaya kanina nakita po natin yung salitang sa paningin ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon. So, ipakilala ko po sa iyo isang mga Greek words. Yung sana, ito po ay tandaan po ninyo. Okay? So, basahin po natin sabay-sabay. Coram Deo. Hindi ito Koran. Coram Deo. Ito po yung Greek words. Coram Deo. Yung Deo, ito yung God. Okay? Diba? Diyos. Diyos po ay galing dito, Deo. Diyos ay galing Deo. Yung God, Diyos. Ito Coram, so in front. Okay? In front of. Yun po yung meaning. Coram. Okay? In front of God. Sa paningin ng Panginoon. Okay? Sa paningin ng Panginoon. So maraming, ito po yung mga Christian living. So maraming tao po, nabubuhay po sila sa paningin ng tao. Okay? Takot po sila sa tao. Pero hindi po sila takot sa Diyos. Ito lang lagi tinitingnan po nila, yung mga tao. Kung anong sinasabi nila sa akin, kung anong inisip nila sa akin. Okay. Dito po sila tumitingin sa tingin ng tao, sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, walang pakialam. Kaya Coram Deo po, ito po yung meaning, in front of God, sa mata ng Panginoon, sa banal ng Diyos. Ang kasalanan po ni Saul po ay sa mata ng Diyos. Kaya so kanina, kaya sa buong buhay po ni Saul, sa una humble siya, kaya naghanap siya ng kalooban ng Diyos, sumangguni siya sa Panginoon, tapos anumang sinabi ng Panginoon sa kanya, yun po yung sinunod niya, sinunod. Pero habang tumatagal po siya sa yung paghahari, unti-unti yung kanyang focus, yung puso ay lumalayo sa Diyos, tapos sa tao lang lagi tumitingin, sa mata ng tao. Okay. Yung Christian living ay sa harap ng Diyos, hindi po sa harap ng tao. Kaya
Nagsimula po yung takot, nagsimula po yung nung lumitaw na po si David, nung lumitaw na po si David, di ba si Saulo po ay nag-inggit, nag-jealous kay David. Chapter 18 po, unang Samuel chapter 18. Chapter 18 verse 5. So, nagtagumpay na po si David laban kay Goliath, 'di ba? Goliath, kilala po natin si Goliath, higante. So, si David po ay maliit na bata, pero nung hinagis ni David isang bato, yung bato ay nagbaon sa noo ni Goliath, tapos patay na si Goliath. Kaya yung mga sobrang malaki po yung mga papuri ng mga Israelita. Pinuri po nila yung si David. Tapos verse 5, chapter 18 verse 5. Lumabas si David at nagtagumpay saan man suguin ni Saul. Kaya't inilagay siya ni Saul bilang pinuno ng mga lalaking mandirigma. Ito ay sinang ayunan ng buong bayan at gayon din ng mga lingkod ni Saul. Verse 7 po, nag-awitan sa isa-disa ang mga babae habang sila ay nagsasaya na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. So, ano po yung meaning laksa-laksa? Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, marami. Pero laksa-laksa, mas marami. Laksa-laksa, parang 10 million, 10,000. Yung libo, 1,000, 1,000, di ba? Pero laksa-laksa ay 10,000. 10,000. Mas malaki, laksa-laksa. So, ibig sabihin, mas maraming tao pinatay ni David kaysa Saulo. Si Saulo ay talo. Si Saulo, talo. Yun po yung mga meaning ng awit nila. Kaya, nung narinig po ito ni Saul, ano po yung lumalabas sa puso niya? Inggit. Nagalit siya. Bakit? Bakit mas konti sa akin? Verse 8 po, galit na galit si Saulo at ang sabihinan, ito ay ikinayamot niya. At kanyang sinabi, kanila iniukol kay David ang laksa-laksa at ang kanilang iniukol sa akin ay libo-libo. Ano pa ang mapapasa kanya kundi ang kaharian? Verse 9, bula sa araw na yon, so minatsyagan ni Saul si David. So, nandito po, simula po yung mga inggit, selos. Alam mo ba kung bakit isang tao ay unti-unti napapahamak? Kung ano ba ang pinaka-sumisira sa isang tao? Inggit. Dahil sa inggit, maraming tao ay napapahamak. Dahil sa inggit. Parang lason po yan, lason. Lason po yan. Kahit konti, dahil sa inggit, sa tao, ano, bakit may inggit? Kung tumingin siya sa Diyos lamang, may inggit po ba sa ating puso? Wala pong inggit pag tumingin sa Diyos lamang. Pero pag tumingin sa tao, comparison, mas maganda siya sa akin, mas matalino siya sa akin, talo ako sa kanya, bakit ganito ako, mas mayaman siya sa akin, comparison. Ibig sabihin, hindi po tumitingin sa Diyos lang. Mga compare. Pag mas matalino ako sa kanya, ay mayabang. Pero pag lumitaw na, mas matalino sa akin, nainggit.
walang kontento. Walang kontento. Pag mas mayaman ako sa kapitbahay, mayabang. Pero pag lumipat na sa kapitbahay, mas mayaman sa akin, inggit ako sa kanya. Nawala na yung kasiyahan. Wala na yung kasiyahan. Pag mas maganda ako sa mga kaibigan ko, ay mayabang. Pero, pag lumitaw na isang mas maganda sa akin, lalungkot, inggit. Pag mas maraming mga kaibigan pumupunta sa kanya dahil mas maganda siya, mas guwapo siya, mas galing magsasalita, so parang nalulungkot ako. Dahil dati ako ang binibigyan pansin, dahil ako ang hinahanap nila, ako ang nilalapitan nila, pero ngayon sa kanya lang pumupunta, sa kanya lang lumalapit. So parang ganun po. Yung mga nanay po dito, kung sa mga anak, pag nagpalaki kayo ng bata, yung panganay, nung siya lang nag-isa, yung panganay, wala pang pangalawa. Nung siya lang nag-isa, nainggit siya? Pag siya lang nag-isa, nag-inggit siya? Wala. Pero kailan po nagsimula yung kanyang inggit? Pag ipinanganak na, pangalawa. So, mula nung ipinanganak yung pangalawa, doon po nagsimula po yung kanyang jealous. Okay? Ganun po. Okay. Kung hindi na siya binibigyan ng pansin, so, naiinggit siya, tapos pag walang nanay at tatay sa bahay, anong ginagawa ng panganay? So, nakuguhit sa mukha ng bata. Okay? Nagdedrawing. Tapos, verse 12, si Saul ay takot kay David sapagkat ang Panginoon ay kasama niya noon, unit humiwalay na kay Saul. Okay? Ang Panginoon ay nakasama ni David, pero humiwalay na kay Saul. Ito po yung nakakalungkot na bagay. Dahil yung puso ni Saul hindi tama. Hindi tama. Coram Deo. Okay? In front of God. In front of God. So, gusto ko sana po yung mga kapatiran dito, okay, kung matuto po tayong mamuhay sa harap ng Diyos, yun talaga pinakamahalaga sa ating buhay. Okay. Kung natuto po tayo talaga mamuhay sa harap ng Diyos, okay, kahit nasa bahay ako, nandoon si God. Tama po ba? Kahit nasa kwarto lang ako, ako lang nag-iisa, walang ibang tao nakatingin sa akin. Pero sino po yung kasama doon? Panginoon kasama doon. Nasa trabaho, sino po yung kasama doon? Panginoon kasama doon. Sa trabaho, sa bahay, saan man. Coram Deo, in front of God. Kung nabubuhay po tayo sa harap ng Diyos, pwede ba magsinungalin? So, maaari ba tayo makapagsinungalin kung nasa harapan po tayo ng Diyos? Ang Diyos po ay lagi tumitingin sa akin. Ang Diyos ay lagi nandyan na nakatingin sa akin. Yung mata niya lagi tumitingin sa akin. Deuteronomy chapter 11.
verse 8. So Deuteronomy chapter 11 verse 8. Kaya sundin ninyo ang lahat ng utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo ay lumakas, makapasok at angkinin ang lupain na inyong tatawirin. Verse 10, sapakat ang lupain na inyong pupuntahan upang angkinin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na inyong pinanggalingan. So, dating lupa, di ba? Ano po yung dating lupa? Lupain ng Ehipto. Okay? Tapos, meron po silang bagong lupain na pupuntahan. Okay. Yung dating lupa, bagong lupa, ito po yung ating dating pamumuhay bago maligtas po tayo. Tapos, yung bagong lupa, ito po yung mga bagong pamumuhay, bagong buhay. Yung Christian living. Dating pamumuhay, before Christ, BC. Tapos, yung bagong pamumuhay, after, so maligtas, bagong lupa. Kaya yung Christian living po natin, parang nasa bagong lupa tayo, bagong lupa. Verse 10 po, na dooy nagtatanim ka ng inyong binhi at inyong dinidilig ng inyong paa na parang taniman ng mga gulay, kundi ang lupain na inyong pupuntahan upang angkinin ay lupain maburol at malibis at umiinom ng tubig ng ulan sa langit. So, verse 11, yung lupain na inyong pupuntahan na upang angkinin ay lupain maburol, malibis. So, anong ibig sabihin? Mahirap mataniman, mahirap. Burol, tapos malibis. Yung mga tatay po dito, saan po kayo nagsasaka? Sa burol o sa libis o sa palayan? Sa palayan. Okay? Maluwag na palayan, yun ang mas maganda para sa magsasaka, para sa pagtatanim. Pero dito, maburol, malibis. So, paano magsaka doon? Paano magtanim? Mahirap. Yung tubig, paano madiligan sila? Paano magdilig doon? Kaya ano lang hinihintay po nila? Yung tubig ng ulan galing sa langit. Yun lang hinihintay nila. Yun lang inaasahan nila, yung tubig galing sa langit. Verse 12, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse 12, 3, 2, 1. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos, ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon mula sa pasimula ng tao hanggang sa katapusan ng tao. Maburol man, malibis man, pero yung mata ng Diyos ay lagi nandoon. Yun po yung Christian living. Nasa burol tayo, kaya mahirap. Nasa libis tayo, minsan ang lalim ng libis. Ang lalim ng libis. Malaking pagsubok yan. Malaking pagsubok, pagtrusa, kahirapan. Hindi po natin maiwasan po yan. Mahirap na sitwasyon, yung problema. Libis po yan, libis. Maburol, mahirap umakyat. Minsan, pagdating po natin sa mga problema, pagsubok, parang hindi ko kaya itong lampasin, hindi ko kaya itong mga lutasin, mataas na burol yan. Ang lalim ng libis niyan. Pero, sabi nito, inaalagaan ng Panginoon ang lupa yon, inaalagaan. Tapos, yung mata ng Panginoon, pansin ng Panginoon lagi, nandoon. Mula sa simula ng panahon hanggang sa katapusan ng taon. Okay. Mula sa January hanggang sa December. Mula sa January 1
hanggang sa December 31. Anong ibig sabihin? Magpakailanman. Okay. Mata ng Diyos ay lagi tumitingin sa lupa na yon. Ito po yung nangyari sa ating pamumuhay, Christian living. Sana po yung mga kapatiran, maramdaman po natin ang mata ng Panginoon. Nasaan po ba yung mata ng Panginoon? Ano, nasaan po yung CCTV? Meron po ba CCTV? Ay, dito. Kaya, takot na po tayo sa CCTV. Pag may CCTV, so, ingat na pa tayo, ingat, di ba? Kung may CCTV, pwede ba tayo magnakaw? Mahuli ka na. Okay. Ilang araw po nakaraan, so, habang tumakbo ako sa expressway, hindi ko napansin na ubos na yung diesel, gasolina. Kaya parang nanghina yung takbo. Kaya itinabi ko yung sasakyan. Nagtabi po ako. Kasi sira po yung mga gauge panel. Kaya hindi ko nakita na ubos pala yung gasolina. Kaya... So, tinawagan ko ako si Pastor June. Pastor, tulungan mo ako. I-rescue mo ako dito. So, pero after mga ilang minutes, so, patrol, dumating po yung patrol. Tapos, sabi ko, pasensya na po. Pastor ako, galing sa Tanawan, papuntang Lipa, ipinakita ko sa kanyang ID. Sabi niya, buti nga po, ikaw ay pastor. Kung hindi, kukunin ko yung license mo. Tapos, tutubusin mo yung license sa LTO. Malaki. Mga distraction, yung charge, yung distraction, yung traffic, distraction. Kaya, salamat po. Habang hinihintay ko po, nagtanong po ako sa kanya, paano nalaman na nandito ako? Sabi niya, may CCTV kami. May CCTV. Okay. Lahat po ng mga nangyari sa expressway, so nakikita po nila. Nakikita. May CCTV. Mula ng creation hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lamang mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Mula sa pasimula ng history hanggang sa katapusan ng history. Sa ating buhay, mula nung ipinanganak tayo hanggang mamatay tayo, ang mata ng Diyos ay tumitingin sa atin. Ito po ay nagiging malaking kaaliwan sa atin. Akala ko hindi alam ng Panginoon yung kahirapan ko. Kaya minsan nag-complain ako sa Panginoon. Anong nasaan ang Diyos? Bakit hindi pa niya ako tinutulungan? Nahirapan ako, ganito. Alam ba na talaga ng Diyos yung problema ko? Bakit nahirapan pa rin ako ngayon? Yung problema ko, nandyan pa rin lagi. May complain tayo minsan. Pero, sabi dito, hindi. Yung mata ng Diyos ay nasa inyo lagi. Mata ng Diyos. Yung pansinin ng Diyos ay nasa iyo lagi. Mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Ito po yung pag-alaga ng Panginoon sa atin. Naniniwala po ba kayo? So, naniniwala po ba kayo? Parang konti lang. Ay, Pastor, nasa Bible lang yan, nasa Bible. Sa actual, yung sa realidad, parang nahirapan ako. Okay. Parang sa Bible lang yan, sa Bible lang. Puro maganda sa Bible, pero sa pamumuhay, sa buhay ko, yung realidad sa buhay ko, ay puro hirap. Nasaan na yung tulong ng Diyos? Hindi ko naramdaman yan. Marami pong ganong complain.
Totoo po yan, maraming ganong complain. Dahil iba po yung kanilang hinahanap. Yung kanilang hinahanap, saka yung mga bagay na gusto ng Diyos ibigay sa atin, iba po yan, iba. Kaya kahit matagal po kayo sa ganong prayer, so hindi pa nangyari. Kaya check-in po natin, suriin po natin yung muna, suriin po natin muna kung tama ba yung aking panalangin. Kung tama ba yung aking hinihingi sa Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos ba ito o ayon sa aking sariling kagustuhan. Maraming wish po tayo, di ba? Wish. Sana ganito, sana ganyan. Maraming mga wishes. So, mga New Year's wishes, sana ganito. Pero hindi po lahat po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan po natin malaman kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos. Kaya, balik po tayo sa Unang Kronika chapter 10, verse 13. Balik po tayo. Unang Kronika chapter 10, verse 13. So, sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang kataksilan. Kataksilan. Okay? So, ano pong meaning kataksilan? Yung kataksilan ay kawalan ng katapatan. Okay? Kataksilan po ay kawalan ng katapatan. Walang tapat. Pabago-bago. Okay? Depende sa sitwasyon. Yung mga taong tumitingin sa tao o sa sitwasyon lamang po ay ganito, mga taksil. Minsan, meron, minsan wala. Yung buhay po ng isang taong tumitingin sa Diyos, kasi po ang Diyos po ay tapat sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako sa atin. Ang Diyos ay tapat talaga, matapat po siya. Tapat na pag-ibig, matapat na pag-ibig. So yung matapat, ibig sabihin, unchanging. Yung kanyang pangmamahal sa atin, yung kanyang kalooban, yung plano sa akin, yung kanyang promise, pangako niya sa akin, ay unchanging. Kaya doon po tayo nakitiwala, doon po tayo umasa. Dahil kung pabago-bago po talaga yung kanyang promise, paano tayo magtiwala sa kanya? So kahapon, sige, gagawin ko yan. Pero kinabukasan, nabago na yung puso ko. Plan B na lang. Kung ganun po yung mga promise ng Diyos, paano tayo magtiwala sa Kanya? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Kaya, hinahanap ng tapat ng Diyos sa akin, sa atin ay katapatan din. Yung ating puso sa Diyos ay lagi tuloy-tuloy. Di ba minsan, meron po tayong puso, di ba? May puso tayo. Gustong mamuhay para sa Diyos, gustong sumunod. Pero ano po ang minsan naging problema? Pag maganda po yung sitwasyon, mga sigasik tayo, sigla tayo, sigla, sigasik, sumasama. Pero pag nahirapan po tayo sa iba't ibang uri ng mga pagsubok problema, doon po tayo nanghihina, bumabagsak. Kaya yung unang pangako, magandang pangako ay iniiwanan. Unang pangako, unang puso, unang panata. Hanggang mamatay ako, gagawin ko yan. Hindi ako alis sa church. Hanggang mamatay ako, so hindi ako aalis sa mga pananampalataya,
Totoo po yan, yung unang puso maganda. Walang daya doon. Mga sincere po yan, sincere po yan. Ang problema, habang tumatagal, anong nangyari? Maraming pagsubok, maraming mga problema na hindi natin inaasahan. Parang alon sa dagat, di ba? Alon sa dagat. Hindi po tahimik lagi. May bagyo, may malakas na hangin, minsan signal number one na lang, number two, number three, number five. Doon po, sinusubok ng Diyos yung ating puso. Yun po yung testing. Sinusubok, tinitesting po ng Diyos yung ating katapatan. Anak, tuloy-tuloy ka ba dyan? Gusto ng Diyos, ano po yung gusto ng Diyos makita sa atin? Katapatan. Okay. Anak, tuloy-tuloy ka ba sa inyong unang promise sa akin? Yun po yung mga hinahanap ng Diyos sa atin. Hindi lamang isang araw lang. Okay? Hindi lamang isang araw. Tuloy-tuloy. So doon po na re-reveal po yung tunay na katapatan. Kahit masakit yung katawan. Tapos kahit masama yung pakiramdam, kahit nahirapan sa mga financially. So, yan po yung normal na nangyari sa ating buhay. Kahit natampo ako sa mga kapatiran dahil sa kanilang masamang salita, so, nasaktan ako ng kanilang mga sinasabi, ganun pa man, tuloy-tuloy ba tayo? Tuloy-tuloy ba? Okay. So, yun po yung katapatan. Pero si Saulo po, si Saulo, sa una, maganda. Pero, nakita po ng Diyos sa kanya ang kataksilan. Nang taksil siya sa Panginoon, naging taksil siya sa Panginoon, sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon, so disobedience, hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon dahil hindi niya pinahalagaan ang utos ng Panginoon. Mas mahalaga sa kanya ay sariling isip, sariling decision, walang tanong sa Diyos. Walang tanong sa Diyos. Bukod dito, sumangguni siya sa tumatawag ng espiritu ng patay. So, espiritu ng patay. Albularyo po yan, albularyo. Sumangguni siya sa albularyo. Mga fortune teller. So, dahil dati, sumangguni siya sa Panginoon. Sumangguni siya sa Panginoon. Pero, nung naging taksil siya sa Panginoon, hindi na sumasagot ang Diyos sa kanya, hindi na sumasagot. Dahil hindi maganda yung puso ni Saul. Kaya kahit nagdadasal siya, pero walang sagot ng Diyos, walang sagot. Kaya lalong natakot siya, anong gagawin ko? Saan ako sumasangguni? Kaya sino po yung pinuntahan niya? Albularyo. Yung mga mangkukulam. Humingi ng patnubay. Dapat sa Diyos po sumangguni, humingi ng patnubay. Pero anong ginawa ni Saul? So hindi siya humingi ng patnubay sa Panginoon. Verse 14, hindi humingi ng patnubay sa Panginoon. Ito po yung pinakamalaking kasalanan. Hindi siya humingi ng panubay sa Panginoon. So, alam niyo po ba kung ano po ang mahalaga sa ating buhay? Okay?
ang tao po ay hindi, ano po ang pinaka-difference? Ano po yung pinaka-difference sa pagitan ng tao saka robot? Okay, robot. Halimbawa, computer, di ba? Sa ating panahon, computer, supercomputer, tapos yung AI. Okay? So, mas matalino siya, di ba? Mas matalino yung AI. Okay? Computer, yung mga supercomputer. Yung mga robot. Ano po yung pinaka-difference ng tao saka robot? Ano pong wala sa kanila? Yung free will. Free will. Okay? Free will. Free will. Galing po dito, ano po? Choice. Yung choice po ay galing sa free will. So, lahat ng mga tao po, kahit yung mga bata, meron po silang free will. Kaya, pag nakita ng magulang na nasa kanyang kamay, may snack, okay? May biskuit. Kaya, minsan, anong tinatanong, anong hinihingi ng magulang? Anak, pahingi ako ng isang biskuit. Minsan, mga testing ng magulang, di ba? Gusto ng magulang na binigyan sila ng isang biskuit. Tapos, anong iniisip ng bata? Anak, pahingi ako ng isang candy, isang biskuit. Anong iniisip ng bata? So, dalawang isip, di ba? Magbibigay ako, hindi. Pag ibigay na lang, kulang sa akin. Ubus na. Isa lang natitira. Iniisip nila, choice po yan, choice. Saan gagamitin, saan gugugulin ko yung pera ko? Choice po, malaking choice po yan. Tama po ba? So, yung pera nasa ating bursa, yung pera nasa bank account natin, saan gagamitin? Saan gugulin yan? Malaking choice po yan. Yung time, oras, 24 hours a day. Lahat po tayo the same. Okay? 24 hours a day. Saan gagamitin ito? Saan gagamitin yung 24 hours a day? Linggo po ngayon, di ba? Linggo. Sa mga ibang business, malaking kita sa linggo. Okay? Malaking kita sa linggo. Maraming mga customer, maraming client, maraming mga... Kaya sa linggo, anong gagawin ko? Iko-close po, tapos uunahin ko, ano ang uunahin? Ano ang uunahin kong gawin? Mga choice po yan, choice. Time, money, lahat. Yung Christian living po ay, ano po yung Christian living? Choice po yan, choice. Ano ang uunahin ko? Ano ang uunahin ko? Kaya sabi ng Diyos sa atin, hanapin mo muna ang kanyang katwiran at kanyang kaharian. Yung hanapin, yung seek, okay? Yung seek, hanapin, paghahanap, meron pong dalawang meaning. Doon po sa yung seek, okay? Paghahanap. Yung una, so sumangguni ka muna. Magtanong ka muna sa Diyos kung ano ang dapat gawin. Magtanong muna, tanong. Okay? Sumangguni. Tapos, pag nalaman mo ang kalooban ng Diyos, next question, sumunod ka. Obedience. Inquire muna. Mag-inquire ka muna. Inquire ka muna. Sumangguni ka muna. Tapos, pag nalaman mo yung kalooban ng Diyos, sumunod ka doon. Dalawang step doon sa pagkahanap. Yung seek ye first. Okay? Si Saul po,
nag-fail po siya sa first step. Nag-fail po siya, nabigo po siya sa unang step. Dahil hindi siya humingi ng panubay sa Panginoon. Hindi siya sumangguni sa Diyos, sa ibang tao. Lalo po yung mga albularyo, siya pumunta. So kung ganun, paano malaman yung kalooban ng Diyos? Kung sa ibang tao lang humihingi ng payo, sa ibang tao lang humihingi ng panubay. Siguro yung kanilang mga hinahanap doon ay wisdom ng salibutan, experience ng tao, karunungan ng salibutan. Okay. Pero malayo sa kalooban ng Diyos. Kaya doon po ay, yun po yung malaking kasalanan kay Saul. Pero si David po, okay? Ano po ang ginawa ni David? Pangalawang Samuel, Unang Samuel chapter 23, verse 2. So, titingnan po natin sa Bible kung paano, kung ano ang ginawa ni David. Unang Samuel, chapter 23, verse 2. Kaya sumangguni si David sa Panginoon na nagsabi, lalakad ba ako at aking sasalakayin ang mga Palisteong ito? Sinabi ng Panginoon kay David, lumakad ka at inyong salakayin ang mga Palisteo at iligtas mo ang Keila. So, nagtanong si David, di ba? Nagtanong. So, nagtanong siya sa Diyos, lalakad ba ako sa aking sasalakayin ang mga Palisteong ito? Tutuloy ba ako? Okay? Magtanong din po tayo sa Diyos bago mag-decide po kayo ng mga mahalagang bagay. Bago mag-decide po kayo, magtanong muna po tayo sa Diyos. Magtanong. Ano ang tama? Ano ang mas tama? Okay? Ano ang tama? Tama ba ito o mali? Tapos, sa dalawang opsyon, ano ang mas tama? Okay. Kailangan po natin magtanong muna sa Diyos. Okay. Mga trabaho, okay. Yung mga bago pumasok po kayo, bago pumili po kayo ng mga course sa college, tapos bago pumili ka ng mga trabaho, malaking sahod sa ibang bansa pero walang church doon, malaking mga salary sa mga Manila pero walang time para magsimba. So marami talaga bagay, i-consideration. Ano ang kailangan i-consider sa ating decision? Kasi kulang po tayo sa wisdom, di ba? Kulang po tayo sa wisdom, sa experience. Kaya kailangan magtanong muna sa Panginoon. Prayer, tapos tanungin mo ako. Okay. Tanungin niyo po yung mga leaders. Mga men's group leader, mother's group leader, young others group leader. Okay. Yung mga leader po, may concern po sila para sa iyo. May concern. Tapos, mas malapit po sila sa Panginoon. Tapos, mas marami po silang alam at experience. Kaya, kung mahirap po kayo mag-decide,
Kung hindi mo nalilito po kayo kung ano ang mas tama o mali, so lumapit po kayo muna sa mga leaders. Okay? Lumapit po kayo sa mga leaders. Tapos, tanungin niyo po sila. Paano ito? Okay lang ba ito, yung decision ko? So, bibigyan po kayo ng mga tamang advice. Tapos, kung nahirapan din po yung mga leaders, dadalhin po nila sa akin. Dadalhin po nila sa akin yung mga case. Tapos, anong sasabihin ko sa iyo? Bawal. Hindi po ganun. Mag-pray muna tayo. Mag-pray muna tayo. Tapos, maghanap po tayo ng mas magandang yung decision. Mahalaga po yung proseso. Hindi pwede agad-agad mag-decide muna. Bago mag-decide, dumaan muna po tayo sa tamang proseso. Ano po? Sumangguni sa Panginoon. Kung agad-agad mag-decide kayo, baka mali yung decision mo. Magiging mali. Mali yung decision. Pray muna, tapos humingin ng pandubay sa mga leaders. Okay? Yun po yung proseso na paghingi ng pandubay sa Panginoon. Verse 4, kaya sumangguning buli si David sa Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanya, oo, lumusong ka sa Keila sapagkat aking ibibigay ang mga Pelesteo sa inyong kamay. Pangalawang Samuel chapter 2, verse 1. Pangalawang Samuel chapter 2 verse 1. Pagkatapos nito, sumangguni si David sa Panginoon, pupunta ba ako sa alinman sa mga lungsod ng Juda? At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka. At sinabi ni David, saan ako pupunta? At kanyang sinabi, sa Hebron. So, di ba si David puro tanong-tanong? Okay. Pupunta ba ako sa alinman? Pupunta ba ako sa alinman lungsod ng Juda? Sabi ng Panginoon, pumunta ka. Second question, saan ako pupunta? Hebron. Hebron ka pupunta. So yung buhay po ni David, ganito po, makaiba po yung sa Saulo, di ba? Si Saul, saan po siya sumangguni? Sa tao. Lalo po sa mga tumatawak ng spirito ng patay. Pero si David po, sumangguni siya sa Diyos lang. Sa Diyos. Okay. Lalakad pa ako, tuloy ba ako? Pupunta ba ako sa alinman dunsot sa ng Juda? Saan ako pupunta? So, ibig sabihin, si David po, naghanap siya ng kalooban ng Diyos. Naghanap siya ng kalooban ng Diyos. Tapos, yung second step, ano po yung second step? So, nagtanong siya, tapos sinabihan siya ng Diyos, ganito. Ano po yung second step? Sumunod. Kung tanong lang, tapos hindi sin mo sumusunod, anong mangyari? Tanong lang, daming tanong, tapos sabi ng Diyos sa kanya, ipinaalam ng Diyos sa kanya yung mga tamang bagay, pero hindi sumunod. Next time, anong gagawin ng Diyos? Next time, hindi na sasagot ang Diyos sa kanya. Bakit? Kahit ipinaalam sa kanya yung mga tamang daan, pero ayaw sumunod. Kung gano'n, next time, anong gagawin ng Diyos? Sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mo sumunod sa aking mga instruction, ayaw ko rin ibigay yung instruction sa iyo. Kaya nung medyo matagal na
Kung meron po tayong summer retreat or new year retreat dito po, di ba, may advanced activity. Mga one month or two months, yung meron pong mga advanced volunteer, mga activity yung para sa preparation kung galing sa iba't ibang churches. Okay? Lalo po sa tuwing Sabado, daming mga kapatiran, so nandito na para tumulong sa preparation. Tapos pagdating po nila, bago po silang dumating, so busy rin po ako sa mga arranging ng mga trabaho kasi daming tao dito, sabay-sabay. Kaya kung wala pong ganong mga arranging, so magulo. Kaya pagdating po nila sa retreat center, so wala po silang idea kung anong kailangan gawin, kaya so pumunta sila sa akin. Pastor, anong gagawin ko? Anong gagawin namin? Anong trabaho? Anong instruction? Tapos, binibigyan sila ng instruction, ito gawin nyo, ito gawin nyo. Pagkatapos ng trabaho, bumabalik na naman sila sa akin, Pastor, tapos na. Ano po? Ano pa po? Ano pa? So, nagtanong sila. May dalawang klase. Pagkatapos ng pagbinigyan sila ng instruction, so, may dalawang klase. Yung mga sumusunod, yung mga hindi sumusunod. Laro lang, laro, kwento lang. Nabinigyan sila ng instruction, kaya nagtanong sila sa akin, kaya binigyan sila ng instruction, ito gawin ninyo. Pero mga kwento-kwento lang, naglalaro lang, kaya hindi na bumabalik sa akin. Isang buong araw, yun lang ginagawa nila. Pero another group, ay sipak sila talaga sa mga trabaho. Pagkatapos, walang pahinga, agad bumabalik sa akin, walang pahinga. Ano po yung kasunod? Mga next. Kaya maraming mga bagay, so natapos nila, tinapos nila. Kaya nung nakita ko ganung mga kapatiran, ay parang ganito pala, ganito talaga yung mata ng Diyos sa atin. Humihingi tayo ng panubay sa Panginoon, tapos, di ba, madalas, alam po natin, alam na natin kung ano ang tama o mali. Pero minsan po, kulang tayo sa pagsunod. Hindi kulang sa kaalaman. Hindi po kulang sa kaalaman. Alam na natin kung ano ang tama o mali, pero minsan kulang sa pagsunod. Pero si David po, kahit anumang sinasabi ng Diyos sa kanya, sumunod siya, sumunod. Chapter 5, pangalawang Samuel chapter 5, verse 19. Chapter 5, verse 19. Sumangguni si David sa Panginoon, aaon ba ako laban sa mga Palesteo? Ibibigay mo sila sa akin kamay. Sinabi ng Panginoon kay David, umahon ka sapagkat tunay na aking ibibigay ang mga Palesteo sa inyong kamay. So, so ito po yung buhay po ni David. Kaya nakita po natin yung katapusan, yung storya ni kung paano namatay si David. Si Saul, tingnan po natin sa Bible kung paano namatay si David sa harap ng Diyos.
Unang Kronika chapter 29. So, Unang Kronika chapter 29 verse 28. Pagkatapos siya'y namatay sa sapat na katandaan, puspos ng mga araw, mga kayamanan at karangalan, si Solomon na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. So namatay, ganito po namatay si David. Makaiba po yung kamatayan ni David sa kamatayan ni Saul. Si David po namatay sa tapat na katandaan, puspos ng mga araw, mga kayamanan at karangalan. So namatay po siya sa karangalan. Tapos si Solomon ay kapalit ni David. So dito po natin nakikita kung ano po yung panalangin ni David para sa kanyang anak. Verse 19 po, verse 19. Verse 19. Bigyan mo si Solomon na aking anak ng saktal na puso. Ito po yung prayer, panalangin po ni David para sa kanyang anak, si Solomon. Bigyan mo siya ng, ano po? Yung kalusugan? Bigyan mo siya ng mga katalinuan? Hindi po. Ito po yung prayer po ni David. Bigyan mo siya ng puso. Saktal. Saktal na puso. Ano pong meaning saktal na puso? Sa English Bible, naghanap po ako sa English Bible. Saktal na puso ay so royal. Royal heart. So malapit po ito, di ba? Malapit po ito, faithful. Faithful. Hindi po royal. Yung anong meaning ng royal? Parang social. Hindi po ganitong royal, okay? Loyal, okay? Okay. Matapat. Hindi pa bago-bago, faithful. Maraming tao po nagsabi, may pananampalataya ako, may faith ako. May faith ako. Naniniwala ako na may Diyos, naniniwala ako na ligtas na ako, naniniwala ako ganito, ganyan. Pero ano po yung kulang? Faithfulness. Yan po yung kulang sa atin. Faithfulness. Okay. Matapat. Tuloy-tuloy. Ito po yung panalangin po ni David. Sana yung anak ko, kasi po yung buhay ni David ay ganito po, yung loyal talaga yung buhay ni David sa harap ng Diyos. Coram Deo. Kaya sana, ganun din yung buhay ng anak ko, si Solomon. Kaya bigyan mo siya ng royal, loyal heart. Yung saktal na puso. Upang ingatan niya ang inyong mga utos, upang ingatan niya ang inyong mga utos, mga patotoo, mga batas, upang gawin ang lahat ng bagay na ito, at upang itayo niya ang templo na siyang aking pinaghandaan. So para magawa ni Solomon, para maitayo ni Solomon ng templo ng Diyos, di ba? Templo ng Diyos ay itinayo ni Solomon. Malaking ministry.
Kung walang tapat na puso, kung walang saktan na puso, paano magawa yun? Kaya, bago magtrabaho po tayo, so, yung kailangan po natin, yung loyal na heart, okay, puso. Kaya, so, ngayon po, so, pinag-aralan po natin tungkol sa kay Saul, tapos tungkol kay Solomon. Okay? Mga meron din pong ibang mga maraming storya tungkol kay David. So, mga next Sunday, tuloy-tuloy, pag-aralan po natin. So, okay, salamat po. Manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa araw na ito, sa inyong pagbibigay ng yung pagkakataong ito. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng saktan na puso, katulad po ni David, upang maghanap po kami ng inyong dakilang kalooban at sumunod kami sa inyong maluwalhating kalooban. Kung wala po kaming gabay at tulong na mula sa iyo, Panginoon, babagsak po kami at manghihina po kami sa inyong harapan. Hawakan niyo po ang aming puso at isipan at gabayan niyo po at ingatan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita. Lahat po ng mga kapatiran na yumuyuko sa lugar, nandito, kahit anumang dinadanas po nila sa kanilang pamumuhay, anumang pagsubok na dumarating sa kanila, Panginoon, alagaan po ninyo kaming lahat sa pamamagitan ng makapangyarihan kamay ng Diyos. So ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen. So awitin po natin.